pa dahil lumalaki na yung mga damo. Ah, kumbaga sila pinaka grass cutter, sir. Kahit ano yung ibigay mo sa mga yan, pids, mais, gusto nila burugan na winalay namin pang benta. Ito naman yung bagong pinagawa naman yung mga pier namin. Itong ganda ng mga to. Ito yung mga import. Ito yung mga import yan. Good afternoon mga ka-Entong and welcome back to Entong's World Channel. So for today's video, ituturo ko kayo ulit dito sa Roger Austria Farm. So may mga available si Sir Roger na 4 out ngayon. Papakita natin. Tara! So ito, welcome back ulit sa Roger Austria's Farm. Kasama natin si Sir Roger Austria. Yan. Kamusta, sir? Hi. Anong mga pagbabago dito sa farm mo? Good afternoon, Ernest. sikat na sikat yung Entong Ford sa YouTube. Nice. Welcome dito sa farm. Tara, sir. Actually, dito, ipapasyal kita dito sa ano. Yan, nakawalang mga tupa mo ngayon sa Roger. Ah. Pinapakawalan namin talaga itong mga ito. Dahil, pakitin natin. Pinapakawalan namin itong mga tupa dahil lumalaki na yung mga damo. Ah, kumbaga sila pinaka-grass cutter, sir. Pwede rin palang mais dyan sa tupa, sir. Pinapakawalan nila. Kahit anong ibigay mo sa mga yan, pids, mais, gusto nila. Walang pinipili. Mas masela ng kambing compare dito, no? Mas masela ng kambing. Actually, itong mga tuba, kung makikita mo, nung pinapakawalan namin sila, lalong gumanda ang katawan nila. Ah, okay. Kumbaga, mas na-exercise sila. Anong bago? Mukhang may mga dadagdag ah. Bagong trim. Itong mulberry, sir. Parang umaliwalas nga. Parang isang buwan na ata akong dinapunta rito. So, ito naman yung mga winalay namin mga kambing. Ito yung mga bulugan na winalay namin pang benta. Ito naman yung bagong pinagawa ko ngayon na pinagawa kong kulungan. Pang tupa ba to, sir, o breeder? Ha? Pang tupa? Ito pang yung mga iwawalay namin ng mga kwan pag magwawalay kami ng mga bucklings. Dito namin sila ilalagay. Parang ang concept parang diyan yung sa baba barn type. Oo. Ayan. So yan. Actually sinubukan ko lang ganyan nung una nakita ko okay naman. Kaya in-upgrade ko ng konti. Ito ngayon ang paglalagyan sa mga bagong walay natin. So, yan lang naman yung bago ngayon. Sir, nasa ilang square meters pala to? Itong kulungan na to? Anong size nito? Ang sukat nito nakabuuan 30 feet by 20. 30 by 20? Oo. Okay. So, ilan kaya kasha dito, sir? 30 feet by 20. Dito, kasha dito ang hanggang 14 na kambing na yung mga bagong walay. Okay. Hanggang sa sila ay maglandi, pwede sila rito. Mm-hmm. So 14, that is 42. Pero kung masikip, okay na yung 36, tigdo 12. No? Okay. So, kasama na yung back doon, sir? Ha? Yung back.
Pwede rin dito na mag i-breed. Okay. Lang dito na i-breed. Mm-hmm. Pero kung siguro umabot na sila doon sa 10 months old, kung sa 10 months old, baka masikip na yung 12, baka ang mangyari dito, baka hanggang 10 kambing na lang siguro, tig sa 10. Kasi malalaki na that time. Mm-hmm. Kaya naman sinabi kong 12 to 14, mga doling or buckling. Yan. Ah, parang mix muna. Ah, sa una, okay. Doling, buckling. So, yun. Sa mga ano, sir, pakita pala natin yung mga available yung kanina na daan natin. Available na... Yung dito, sir, ito yung mga buckling na ano. Sige. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung... Ito. Ayan, para mapakita natin. Itong mga barako natin dito na available. Itong mga ito, 6 to 7 months old. Mm-hmm. Mga 6 to 7 months old, available itong mga ito. Depende na, yung price niya depende sa bloodline na, sir. Depende sa bloodline. Okay. Tapos itong mga ito, ito running 4 months old, 3 to 4 months old. Dami, no? Oh, itong mga ito, nasa 4 months old sila, for mga 4 and a half months old. So ito, may mga upgraded, may pure. No? Depende sa bloodline. Yung nakita ko nung nakaraan, sir, yung pinuso, parang nawala agad din yung silver. Ah, nawala agad. Oo. Bilis lang pagka silver mga batik. Sir, may tanong ko lang, anong lahi nitong black na to? Bower ba to? Ah, oo. Oh, ano yan? Anglo bower. Pogi, no? Mayroon siyang blood na anglo at saka bower. Cross siya. Mm-hmm. Ganda ng resulta, eh. Pogi, oo. Oh. Ah, nakuha niya yung naging blackhead siya. Mm-hmm. Blackhead, kumaga blackhead na Anglo bower. Tsaka yung buntot niya. Eh, may kulay din na sarili. So, ito naman yung mga tuba. Mas lalong tumaba sila nung pinapakawalan na namin itong mga tuba. Ano yan? Kasi, para makamenos-menos ako sa grass cutter. Ginawa ko silang pang grass cutter. Kasi, pagka hindi ko sila pakawalan, madaling tububo itong mga damo. So, yun yung ano natin. Parang buntis pa yung iba, sir? Oo. Oh, mga laking dyan. Buntis. Buntis yung mga inahin dyan. So, yun. Sa ano, sir? Yung mga silage? Marami pa ba? Oo. Yan, marami po. Silage natin. Marami itong silage. Magkano, ano pala, sir? Natanong, may nagtatanong na karang kasi, magkano yung updated price ng ano ng silage natin? Ha? Magkano yung updated price niya? 600 per drum. Per drum. Basta may ano siya, may kapalitang drum. Kumbaga ipapalit na lang dito, same drum. Drum. 600 per drum. So, dito, bisitahin din natin itong mga bower. Lalaki pa rin. Nakawala itong isa. Ito ba yung tinutukoy mong boxer? Ito? Ah, ito. Ang ganda. Ito yung tinutukoy ko na anak ni Louie from GSJ. Busog na busog yung tiyan, ah. Oo. Grabe, pagka nabusog yan, talagang akala mo, buntis. Tsaka iba yung pure talagang ano, sir, no? Ah, yung full blood. Maikli yung pana malapad. Tama. Ito, sir. Pakibuksan nga yung kwarto dyan na isa. Ayan. Atin, lockdown ka natin. Ata, tama sumurat. Lumalabas siya eh. Palaw, papasok. Yan. Okay. Go. Kabisado. Okay. Dito, sir, itong mga bower mo, may mga available ba dito? Sa ngayon, wala pa kasi maliliit pa yung mga anak. Maliliit pa. So, ito. Ito sa anin. Sa anin, pang dairy. Panggatas, ito yung future gatasan, dairy, mm-hmm. Dairy goat. So, salamat muli ha. Sir, matanong ko, may mga for sale ba nito o talagang pinaparami mo muna? Pinaparami ko muna ito. Natin. Paano yung mga back niya? For out ba yung mga back o hindi? Ah, for out. Yung mga back lang? Yung mga lalaki, mm-hmm. Natin. Dito, sir, na ito, sir, wala nang for out dito.
Wala na. Siguro pwede itong kwan. Kasi ito sir, kabats nung akin to eh. Ito kabats niya, di ba? Oo. Mga bower. Pero kwan, plano kong gamitin na itong mga iba. Nakakahinayang na ibenta. Medyo ano. Ang gaganda na nila. Kunting panahon lang ito. Ang ganda oh, lalapad ng katawan. Busog, nabusog lang. Ubus yung pagkain nila. Sir, pahingi ng idea kung magkano yung mga ganito pag sakaling mga for sale. Ang purebred ng Bower. Purebred ng Bower ay naglalaro sa 40 pataas. 40 pataas. Okay. So ayun, so, 40 pataas ang presyo ng pure. Yung mga may mga papel. Mm-hmm. May mga certificate. Medyo mataas, nasa 60 pataas. So, ayan, na-interview ulit natin si Sir Roger. Ayan, pinasyal niya ulit tayo sa kanyang farm. So nag-extend siya ng mga kulungan, ayan, sa Bandaron, pang bagong walay. Tapos niya, may mga available siya na back. Back lang muna. Yung mga doe, wala pa sir. O meron din? Na 4 out. Wala pa sa ngayon. Yung ano namin doon eh, pina-reserve na eh. Ah, reserve na. So yun, ganun kabilis maubos. 3 months old pa lang, pina-reserve na. Sayang pala kanina, mga kaentong, hindi natin na videohan. May kumuha ulit ng doe dito kay Sir Roger. Ayun sir, bagong anak din yan eh. Parang babae. Pure din ba yun sir? Ha? Pure na ba yun? Pure yung anak niya, ay yung tatay at nanay niya. Hmm. Kaya lang medyo hindi ako satisfied dun sa ano, bakit parang mapusyaw yung kanyang... Ah, yung kulay. Hindi siya naging dark. So, ganyan talaga. May mga lumilitaw na ganyan. Hindi maiwasan na, sir. Ang explanation ng mga... researcher, mga vetmed, ano daw... Nag-throwback doon sa pinanggalingang lahi. Malamang doon sa mga lolo at lola ng kambing na yan. So, nag-throwback siya. Kumbaga, halimbawa yung kulay yung in-explain mo kanina doon sa buyer, dapol to dapol, may lalabas na ibang kulay. Parang ganun sa ancestor ng nagmamana. Pasyalan na rin natin itong, lumus-lumusin na natin yung pamamasyal niya dito sa ito. Madalang lang kayo pamamasyal dito. At, yun nga, sir eh. Actually, sa totoo lang, maraming tumatawag sa akin at sabi nila na napanood daw nila sa YouTube, sa Entong Sword. So, kaya nga sabi ko sa'yo, sikat na sikat ka na. Hindi naman. Ay, shoutout natin sir. Oh, yan. Si Lito, siya yung assistant ni Mangarden. Dalawa sila na pinagkakatiwalaan ko dito sa farm. Si Mangarden, nandoon, nagpapahinga. So, ayun, nagpapahinga. Nagpapahinga siya doon. So, ngayon, si Lito, para sumikat din siya sa... Okay, si Sir Lito. Sir Lito, ituturo mo ako, ha? Dito tayo sa building number 1. Sa mga nagnanais mag-engage po sa goat racing, ang masasabi ko lang po, ay aralin nyo maigi, huwag yung pabigla-bigla yung decision nyo. Pag-aralan nyo, pag naaral nyo na po siya, mag-research kayo, mag-farm visit kayo, magtanong, no? Then, saka kayo magsimula. Pero sa simula, kailangan ay i-prepare nyo muna yung pakain. Prepare ang pakain, housing, yung health management. Napaka-importante yan. At saka yung tao na mapagkakatiwalaan nyo na pwedeng gumawa para sa inyo. No? So, yun. Ipinapaubaya ko na kay assistant ni Mang Arden, si Lito. Si Lito naman ngayon para mapanood din siya sa YouTube. Okay. Sir, thank you. Thank you. Next si Sir. Ito, kasama natin si Sir Lito. Sir Lito, ipasal mo kami dito sa building number 1. So nauna ka tayo kanina sa likod, yung bagong building na pinapagawa, tapos dun sa mga bowers, and then dito tayo sa mga Anglo-Nubians nila. Ito, mga upgraded lang to. Buntis na sila. Malapit na silang manganak.
Pero parang hindi lahat upgraded, sir. Parang may mga pure din dyan. Ito, mga pure ata to eh. Pure. Yung ito, mga to. White air tag, pure. Yung tag. Yung mga air upgraded. Okay. Ito, mga green upgraded. Yung Naut kanina, sir, ano yun? F4 yun, di ba? F4. Okay. Dito galing yung Naut kanina. Na F4 na dalawa. Sa ito, ang bulugan namin to. Pure. Pure na yan. Okay. Pero to sir, na-reserve na kanina nung ano, nung ano na. Yung dalawa, pati to. Mm-hmm. Pure na yan. Gaganda na. Ilang months na yung mga yun, sir? 5 to 6. Bata pa. Lalaki pa yan. Tapos sir, yung itong pinapakain nyo ngayon? Na-pure grass, sir. Ah, na-pure na na ano, na chop. Chopper, sir. So, ito naman, mga pure namin. Galing... Itong ganda ng mga to. Ito yung mga import. Yung mga import dyan. Ang haba ng katawan, no? Ilang months na yung mga yan, sir? Well, to 9 months. 9 months? 10. Lalaki. Lalaki na sila. So, pwede na silang i-breed, no? 10 months old. Yes. Saan yung bulugan? Ayun yung may kwintas. Wala. Ay... Ayun ba yung bulog? Ito to. Ah, ito. Yung parang may buhok. Oo, yan. Yan. Pure breed. Ayan, no, mga kayentong lalaki. Ito sumisingit sa camera. So, dito sa ano, bandang gitna, sir. Ay, mga pure din ata itong mga ito, eh. Pretty lang itong mga ito. Pero mukhang pure, no? Oo. May idea ka ba, sir, magkano yung mga ganitong upgraded na almost pure na? Almost pure, magkawa ka rin. Pag inay na kasi, mas mali. Mm-hmm. Kasi pag bower, nagkakahalaga ng 40. 40 pataas daw. Yung wala pang certificate yun. Yung mga ibang bower, may certification po. Nila. Pero mas mahal bower na, sir. Ito mas mababa lang ng konting presyo. So, paano pala yung nung nakarang kasi, hindi ko natanong yung routine dito, paano yung pakain? Paano yung pakain nyo dito? Yung pakain dito, 2 times a day lang. 2 times a day? Anong 8 a.m. the morning or mas maaga pa doon? Una yung pitch nila. Ah, okay. 8 a.m. ay 8 a.m. Kumbaga yun yung pinakalmusal, tapos susunod na yung mga... Hapon nila, 3 a.m. yung pitch. Ah, maaga. At 3 a.m. yung pitch, 8 a.m. to tapos 3 p.m. yung pitch nila. And then kasunod nun yung grass. Grass. Okay. Ito sir, may mga parang bower din itong mga nakahalong iba rito. O bower to eh. May halong... May halong bower. Bower. Pero, nang ibabaw yung kulay ng bower. Ito, bower to. Galing sa kabila yan eh. Nalahihan yun. Bower. Itong mga to, upgraded na siguro. Upgraded lang mga... Pero magaganda pa rin, no? Sa dulo, sir, anong mga ano to? Mga anglo pa rin to mga to? Anglo rin yung parang ito, bagong walay lang. Ito, ang dami pa rin, no? Dati marami yan. Nabawasan na. Nag-post nga si Sir Roger nung nakaraan. Kaka-post niya nung pagpunta ka na rito. Wala na ibang i-post. So, yun pala. Sa mga gusto mag-avail, Roger Austria Farm sa Facebook page. Tapos may YouTube din si Sir. I-subscribe nyo na rin. Ito. Mga hindi upgraded. Hindi pa rin mga anak dito eh. Yung iba. Mga pure na rin nata itong mga iba rito eh. Yung mga pan lang iba. Kasi nung nakaraan na punta namin, kaliliit niyan. Biglang laki, no? Yan, ang ganda. Tapos, may mga hindi rin kaya tanggalan ng sungay, no? Hindi. Yung bulugan namin na kwan. Malaki. Ilang kilo na yan, sir? Tingnan mo. Mga kwan to? 80. 80? 80 kilo. Okay, laki. Parang ano nga siya eh, hindi pa siya masyadong bulky eh. Dinadiet nyo ba yan? Pag kunyan, pag may inakasta, lilikis din yan. May tanong pala ako, paano yung proseso yun ng ganun? Kasi nakikurious ako, di ba 1 is to 20 to 25 yung female. Paano yun? Paano nyo malalaman na na-stud na yung... Pag nabuntis na silang lahat. Hindi, alibawa yung isang inahin. Hindi mo nakitang na-stud, paano malalaman yung date ng pag-anak niya? Kusa na lang dyan? Kusa na lang dyan. Kasi okay. Nakalo yung kuwan nakabantay. Mm-hmm. Yung bulugan. Hindi namin malalaman kung nakasta niya na o hindi pa.
Paano pag nagpapaanak kayo, tinutulungan pa o? Oo, tinutulungan namin yung iba. Paano pag nanganak ng madaling araw, walang taon, tulog lahat? Kung minsan pumupunta ako dito, nanganak na. Galing, no? Tapos kung may makita akong nahirapan dyan, inilap ko na. Ilain. Sa native ba, ganun din yung... Oo, ganun din pag mahirapan yung... Halimbawa, na nanganak na ng 6 times. Tapos pinestad mo sa full blood. Paano yung proses? Kaya na yun. Kaya na yun kahit hayaan na? Oo. Ah, okay. Siyempre, matured na yung inay. Mm-hmm. Ito naman, mga pirlat to. Malapit na rin silang mga anak. Puro buntis, no? Oo. Eh di, ang dami na naman pambenta niyan. Oo. Tsaka yung mga kambing dito, mga kayentong, hindi ganun kasailan, no? Kasi sanay sila sa pagkain ng local breeds. Kumbaga, kasi sa ibang farm, napansin namin sa ibang farm, pure napier, mga, ano pa ba ang tawag doon? Silage. Oh, silage, mulberry. Hindi sila nagpapakain ng kamote, kangkong, dito which is dito kasi, papakain sila. Kung ano yung pagkain ng native na, or yung local breeds ng mga kambing, ganun din pinapakain nila rito. So, sanay na sanay itong mga to. Tsaka wala kayong problema dito. Just in case mag-avail kayo sa kanila ng kambing, libreng magtanong. Tsaka may seminar dito. Ayan yung seminar area kung saan ginaganap yung mga... Ayan nga, yung seminars ng mga... Ang tawag doon, sir? Student? yung mga nagsiseminar. Ayan. Ayan, medyo kumunti kasi nga nagbenta si Carnel. Si Lieutenant ng ano, ng mga pour out kanina. Ay, si Sir Arden. Sir Arden! Mga kamag-anak ko, kung nais niyong magkambing, pasyal lang kayo po dito sa Roger Austria Farm. Kami po ang makikita niyo dito na mag-assist. Okay. Ano nga, 20 nilya panikitarla? Oo, 20 nilya panikitarla. Mm-hmm. Yan. So, thank you, Sir Lito. Oh. Next time ulit, magpapasyal kami dito. So yun no, mga kaentong, sana nagustuhan yung ating video for today. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo sa To Entong's World channel. And hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga vlogs. So, kalan din, may shoutout ka ba? Okay na. Okay na ba? See you next time, guys. Hanapin nyo si Sir Alden kung gusto nyo mag-avail, tsaka si Kuelito. Bye! We'll be right back.